Magandang araw po, I'm Chris. Welcome po sa Chris Craftsman Channel. Dito po samahan niyo po ako nagmumuo ng mga project ideas and hopefully makatulong sa inyo. Bago ang lahat, paalala lang po, kung may makakasama tayong mga bata, patumbaya lang po sila. At ugaliin, gumamit ng safety gears tulad ng gloves at ng safety glasses. Ito ang topic natin ngayon ay kung paano magpako ng tama at ligtas. Ganito ang tamang paghawak ng martilyo. Huwag hawakan sa leeg, hawakan lamang sa dulo na kung saan lapat ang kamay, komportable at may puwersa. Tara at magsimula na tayo. Dito, hindi basta-basta minamartilyo at nilulubog ang pako. Kung nagsisimula ka pa lang, ito ang tamang gawin. Ika nga, slowly but surely. Ilubog muna ng bahagya na hindi gumagamit ng sobrang pwersa sa pagmamartilyo, kung saan hindi gagalaw basta-basta ang pako. Sa paraang ito, maaari mo nang bitawan ang pako para ligtas ang daliri mo sa pagpapalubog ng pako dahil susundan mo na siya ng pwersa. Hindi dapat pumapaling ang martilyo sa pagpako dahil dito pwedeng bumaloktot o tumalsik ang pako. Pero huwag matakot kung susundin mo lang ang mga tips dito sa video at ipapractice mo lang ang sarili mo. Tandaan, lahat ng marunong ay galing sa wala. Hindi po sila inborn nang natuto sila. Kung mapapansin nyo, pinipilit kong isentro ang lahat, pako at ang martilyo. I-relax mo lang ang pulso mo. Hayaan mong ang martilyo ang magpalubog sa pako. Tandaan, ang braso ay para sa pagbigay pwersa sa martilyo. Ang pulso ay para sa pagbalanse. Ang kamay ay para sa grip o higpit sa martilyo. At ang martilyo ang maghahatid ng mga ito. At sasaluhin ang lahat ng pako ang pwersa, balanse na ibibigay mo. Dito, mapapansin nyo ang mata sa kahoy. Sa pagpako, ito ang kailangan mong iwasan. Ang pwedeng mangyari kung susubukan mong pakuha ng parte ng mata sa kahoy, masisira ang kahoy, hindi lulubog ang pako, babaloktot ang pako, o kaya naman tatalsik. Kayo, naranasan nyo na bang magpako sa mata ng kahoy? Try to comment below. At ngayon pa lang, kung nagustuhan nyo na ang video ito, just like and share at huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button and choose all. Para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Dito, gumawa ko ng sample angle o position sa pagpako.
Dito, ituturo kung paano bunutin ang pako. Ilagay ang kamay sa dulo ng martilyo na nakalapat na may kapit, komportable, balanse at may puwersa. Hatakin papunta sa iyo ang handle ng martilyo, hindi pataas, patagilid at pasulong. Kung ikaw ay nagkamali ng pagpako, kailangan may matitirang 2 to 3 mm na diameter mula sa kahoy ang ulo ng pako upang mabunot ito ng claw hammer. Mamaya ipapakita sa video na ito kung bakit at paano bunutin ng tama ang halos nakalubog na ang ulo ng pako. At kung mahaba ang pako at alanganin at kinulang ka sa puwersa, gumamit ng retasong kahoy upang matulungan ang sarili mo na makakuha ng puwersa. Dito, ipapakita kung paano bunutin ang pako na halos nakalubog na ang ulo. Huwag mong ipilit ang claw hammer na bunutin ang pako. May paraan at may gamit o tools dito upang mabunot ang pako. Ang tawag dito ay crowbar, wrecking bar, pry bar at marami pang iba. Sa Japan, baro, sa atin, bareta. Ito ay special lamang sa pagtanggal ng pako, pero ito ay nangangailangan ng martilyo upang lumubog at mahalukay ang ulo ng pako mula sa kahoy. Mas malalim, mas mabilis ang pagtanggal ng pako. Ang parte naman na ito ay ginagamit sa mahabang pako at hirap iangat ang ulo sa unang pagpapaangat ng ulo. Dahil dito, mas may puwersa ka at hindi delikado para sa iyo na mabigla dahil sa pilit mong pagpuwersa.